pang-apat na araw na natin para sa linggong ito. Masaya ako na kasama kita ngayon. Handa ka na ba? Ngayon ay 23 ng Setyembre, 2021. Ngayon ay araw na ng Huwebes. Si Melba, ang batang mahilig sa kulay pula. Ako po si Melba. Ang sabi po nila, mahilig daw po ako sa kulay pula. Siguro nga po, kasi lagi kong sinusuot ang aking pulang damit at lagi ko rin suot ang aking pulang ribbon. Pati ang aking asong si Molly ay laging may ribbon na kulay pula. Sa aming bahay, marami po kaming mga halaman na namumulaklak ng kulay pula. Napakaganda ng kulay pula. Mayroon po kaming dalawang kapitbahay na ang kanilang mga bahay ay mga kulay pula. Ang isang bahay ay may dalawang puno ng mansanas. Hitik na hitik sa bunga ang mga puno nila. Sa ikalawang bahay naman na kulay pula, marami silang tanim na mga kamatis. Maraming ding bungang pulang hinog na kamatis. Napakaganda ng kulay pula. Tuwing umaga, pinapakain ako ng aking nanay ng isang pulang mansanas. Napakasarap ng pulang mansanas. Ang aming kurtina, napansin nyo ba? Anong kulay ito? Kulay pula. Napakaganda ng kulay pula. Ang aking nanay ay mahilig kumain ng mga strawberries. Pula ang kulay ng mga strawberries. Masarap ang strawberries. Gustong-gusto ito ng aking nanay. Kay gandang tignan ng mga strawberries na mapupula. Napakaganda ng kulay pula. Tuwing dumarating ang aking tatay mula sa kanyang trabaho, siya ay umuupo sa aming pulang malambot na upuan. Dito siya lagi nagpapahinga. Dinadalhan ko naman siya ng kanyang pulang tsinelas. Napakaganda ng kulay pula. Sa aming hardin ay maraming mga rosas. Kulay pula ang mga ito. Paghapon, kinukuhanan ako ng aking nanay ng pulang rosas at nilalagay ito sa aking buhok. Nilalagyan ko rin ang aking aso. Napakaganda ng kulay pula. Salamat sa Diyos sa aking mga mata na nakikita ko ang mga kulay pula. Talagang napakaganda ng kulay pula. Totoo nga ang sabi nila, ako daw si Melba na mahilig sa kulay pula. Halika, banggitin natin ang mga bagay na kulay pula. Pulang bahay. Pulang bahay. Pulang mansanas. Pulang mansanas. Pulang kamatis. Pulang kamatis. Pulang strawberry. Pulang strawberry. Pulang upuan. Pulang upuan. Pulang chinelas. Pulang chinelas. Pulang bulaklak.
pulang Bulaklak. Alam mo ba kung ano-ano ang mga pangalan ng nasa larawan? Tama, mangga, mansanas, mais, at melon. Lahat sila ay nakalagay sa isang lalagyan na may nakadesign na letra. Ang letrang yan ay letrang M. Sabihin mo nga, M. Magaling! Ang letrang M ay may tunog na mmm. Subukan mo ngang patunugin ang letrang M. Tama, yan ang tunog ng letrang M. Ang unang tunog ng pangalan ni Melba ay Melba. Melba. Nagsisimula sa letrang M ang pangalan ni Melba. Huwag kakalimutan pagdikitin ang mga labi upang makagawa ng tunog na Subukan mo nga. Magaling! Ngayon, samahan natin si Melba sa kanyang awiting ang letrang M. Ito ang letrang M. Nito ay ito ang letrang M. M. Manika. Manika. Ito ang letrang M. Para sa unang gawain,
ikahon gamit ang pulang Crayola ang mga larawan na nagsisimula sa letrang M. Para sa ikalawang gawain, bakatin at isulat ang salitang pula. Kulayan ang mga larawan ng pulang Crayola. Para naman sa ikatlong gawain, sa mga magulang, tignan kung matagumpay na nakapupunta sa tamang lugar ang anak upang umihi o dumumi. Ngayon ang ating Global Handwashing Day Celebration. Lahat tayo ay inaanyayahang sumali sa isang 5 minutong sabay-sabay na paghuhugas ng kamay. 9:30 ng umaga. Sali na! Para sa ika-4 na gawain, hanapin at kulayan ng pula ang mga letrang M. Mga magulang, huwag po nating kalimutan ang feedback form. Salamat po! Paalam! Magkita-kita ulit tayo bukas!